morning, everyone. Parang binagyo kayo lahat, ha? Good morning po. Mas malakas po. Amen. Sige nga po, pwede ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa present sa ating praise and worship a while ago, it's better to be in God's house than a thousand elsewhere. Why? Because in God's presence, it's wonderful. Amen. Amen. And if you're blessed by our praise and worship, if you're blessed by God's presence today, once again, if we just give Him our very best clap offering. Hallelujah. Amen and amen. And you know what? It's good to be back. 2 Sundays ago, I was not here. Why? Because we were in Japan. We had the mission trip there in Church of God Japan. And once again, just like in Korea, God did so many amazing things when we were in Japan. Marami po na bless. Marami po na empower because of God's holy presence. Sana po makasama po namin kayo sa Japan. Gusto niyo po ba yun? Next time po, no? And you know what? Last Sunday po, dapat andito na rin po ako. Kaya lang, what happened to me last Sunday, when I went back to Japan, medyo sumasakit na po kasi yung aking ngipin. So what did I do? I had this wisdom teeth removal. So yan po yung mga natitirang ipin ko, natanggal po, kung makikita niyo sa baba. So yung upper and lower ko po sa left side, tinanggal po siya parehas. And medyo minaliit ko po siya. Akala ko po makaka-recover ako in just 3 days at makakapag-service na po ako ulit ang nang Sunday, but hindi po nangyari yun. Sobrang baga po yung left cheek ko at nakakatakot po baka po ma-infect po siya pag lumabas po ako ng bahay. That's why I just stayed at home for 5 days. And for those 5 days, ako po ay hindi kumakain. Ako po ay kumakain lang ng ice cream at saka lugaw. Ganda pong combination, no? Ice cream and lugaw, kaya kung mapapansin niyo po, medyo pumayat po ako. And when I was there po, I was just at home for 5 days. Gustong-gusto ko na pong lumabas. Gustong-gusto ko po mag-church. Kaya lang, hindi po talaga ako makalabas because of the pain. And when I was there, I was experiencing that, just laying myself down on the bed, just watching TV. You know what? I felt very useless. Sabi ko, ano ba tong buhay ko? Nandito lang ako 5 days, wala akong ginagawa. Parang walang pakinabang yung aking buhay. And have you experienced that in your life? Sometimes, di ba, you feel useless in your life. Parang walang kwenta yung buhay ko. Parang walang pakinabang yung buhay ko. And ako mismo, naramdaman ko yun for the past 5 days po na nasa bahay ako. But you know what? There's good news for us today. This is God's message for us today. This is our title for today, that it is our time. Amen po ba yun? Amen. It's our time to be used mightily by God. Kaya kung iniisip po natin na useless tayo, tama na po yan. Why? Because God has a very important message for all of us today. And if you have your Bibles with you, you may open it in Jeremiah chapter 1, verse 17. And it says here, "Therefore, prepare yourself and arise and speak to them all that I command you." So God has a message, God has a mission for us today. God is commanding us to speak forth His word to His people, and that's our purpose and calling in our lives today. And before we proceed, let us all bow our heads and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus Christ, kurarapa sakandararasi, Lord. Lord God, we just admit, Lord God, that Your presence is in this place, O God. We could just really feel Your presence moving in our lives, moving in this sanctuary, moving in this church, Lord God. And right now, Lord God, we don't want to take any of Your glory, don't want to take any of Your spirit, Lord God. We just want to do this not by might nor by power, but only by Your spirit. Lord God, open our hearts, open our minds, Lord God, that we may just receive Your word. Lord God, this is not my word, Lord God, this is not just my preaching, Lord God, but this is Your word for Your people. And Lord God, let there be lives changed today, Lord God. And we claim the victory and we give You back all the glory and all the praise in mighty name Jesus Christ. Everybody shout, amen and amen. Sige po, bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Amen and amen. So, sa atin po, sa ating pagbabasa ng Bible, siguro po ang isa po nating favorite Bible verse ay makikita sa Jeremiah, di ba? Sa Jeremiah chapter 11, verse 29, right? Di ba? Doon po natin makita. Pero, sa ating pagbabasa po ng Bible, sino ba tong si Jeremiah? Di ba? Sino ba tong Jeremiah na to? You know what? Sa aking pong research, si Jeremiah po pala ay parang isang pastor's kid din. So katulad ko po, isang parang pastor's kid. Why? Because his father was a prophet. So he's a good prophet in the nation of Israel. And here's Jeremiah. Siguro at his time, he was also shying away from his calling. Parang ayoko niya magpastor, ayoko mag-prophet.
Hindi ako yung tinatawag ng Panginoon. But at that time, in the time of Jeremiah, you know what? Idolatry in Israel was very prominent. Talagang kung sino-sino po ang Diyos na sinasamba nila, marami po silang Diyos-Diyosan, they are not worshiping the one true and living God. Kaya po ano po nangyari? Galit po ang ating Panginoon sa kanila. And at that time, God has a message. God has a word for the people. God has a warning for the people that if you don't stop your foolishness, if you don't stop your evilness, I will destroy your land. At yan po ang mensahe ni Lord para kay Jeremiah. Later on po makikita natin kung ano ang buhay ni Jeremiah. But you know what? This happened in the time of Jeremiah in Israel. But is this also happening in our time? Is it also chaotic in our time? Is there also foolishness and evilness in our time? You know what? When we look at internationally, when we look at abroad, when we look at the USA, ano po ang nangyayari sa USA? Ito po ang kanilang latest news that time, na meron po isang Presbyterian church na nag-aalaw na po ng same-sex marriage. So Presbyterian church is also a Christian church. At sa kanila po, same-sex marriage, no problem. Pero syempre sa atin po, bilang isang Christian, di ba? Ito po yung tayo natin, lalaki at babae lang ang pwede ikasal. Hindi po pwede ang babae at babae, or lalaki at lalaki, di ba? Hindi po pwede yun, di ba? Kasi lalaki at babae lang ang pwedeng ikasal. So that's what's happening abroad. Okay na po sa kanila yan. To compromise, it's just normal. But is it also happening? Huwag na tayo tumingin sa malayo. Baka po sa Pilipinas po, yan din po ang nangyayari. And you know what? In the Philippines, this is our ranking today. Alam po sabi sa research, we are the top Christian country in Asia. Fifth in the world daw tayo. Diba? Ang ganda po ng ating statistics. We are the top Christian country in Asia. But ano rin pong statistics natin? Tayo rin po pala ang most gay-friendly in the world. So yan po ang statistics natin. Siguro okay lang naman na may mga friends tayong gay, mahal pa rin natin sila. Kaya lang minsan po tayo po ay nalilihis na lang ng landas, tayo po ay napapa-compromise na rin, tayo na rin po ay nasasama sa foolishness and evilness. And not only that, tayo rin po pala ay may highest ranking sa drugs. Tayo po ay may highest rate of shabu use in East Asia. Kaya po siguro galit na galit yung ating presidente sa droga kasi ito po ang ating statistics. Bakit po tayo umaabot dyan? Why? Because isa pong mababang statistics din natin is there is only 11% who are born again in our country. So, onti lang pala ang na-life change ng Panginoon, onti lang pala ang nakakikilala ng lubusan, may personal relationship sa ating Panginoon. Kaya po, ano po ang nangyayari? Idolatry is more fun in the Philippines. So yan po ang nangyayari sa atin. So marami po tayong ibang Diyos-Diyosan, marami po tayong santong pinapapurihan besides ating Panginoong Hesukristo. Kaya makaka-relate din po tayo sa buhay ni Jeremiah and his time po. Kaya po right now, we're gonna receive God's calling for our lives. Excited na po ba kayo dun? Amen. This is God's word for us. Why? Dahil sa akin pong sa aking ministry po, sa aking pagba-Bible study, sa aking pagfe-fellowship, sa mga tao po dito sa Manila, nakita ko po na there are people in their age 20s, in their 30s, in their 40s, kahit anong edad po, may iba pa po palang mga tao na hindi pa rin alam ang purpose nila sa buhay. Hindi pa rin po nila alam, hindi pa rin po natin alam ang ating calling sa life. So sino po ba dito sa ating church, alam nyo na pa po ba ang inyong purpose sa buhay? Sige nga po, raise po natin yung hands. So meron po dito. Ayan po, may mga nagtataas po ng kamay. Alam na po nila yung kanilang purpose. Alam na po nila ang kanilang calling. Praise God. At sa mga hindi pa po nila alam or hindi pa po siguro solid ang kanilang calling, well, God has a message for us today. At bago po niya sabihin ang ating calling, alam niyo po, i-confirm muna ni Lord that God, this is really God's message for us today. So when we look at it in verse 1 to 2, it says here, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests who were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. So alam niyo po, sa aking pagbasa ng Bible, pag first chapter, tapos mga unang verses, 1, 2, 3, medyo hindi ko po yan binibigyan ng pansin. Why? Kasi introduction lang yan eh.
Yeah, puro pangalan lang yan, puro dates lang yan, puro numbers. So hindi ko po siya pinapansin. Nilalagpasan ko po siya. But at the specific time while I was preparing this message, na-struck po ako dun sa 13 years of His reign. So tignan nga po natin, God gave me this message last year, in last 2015. At alam niyo po, at ano po ba yung nangyayari at that time? You know what? My dad, si Pastor Anthony Velasco, he started in Church of God in 2002. So yan po nagsimula, dyan po siya talaga nagstay sa Church of God. And 2015, nasa Church of God pa rin po siya. Siya po ang national overseer po natin for the whole Philippines. Kaya po pag inad po natin yun, pag sinabtrack po natin, 2015 minus 2002, ano pong equals nun? 13 years. So sabi ko, baka ano lang yan, coincidence lang yan, baka nagkataon lang yan. Pero last year din po, meron tayong National Assembly sa Bigger and Better, sa SMX. And you know what? It was also our 13th National Assembly. So pambihira, sabi ko, talagang may sinasabi si Lord para sa COG. May sinasabi si Lord para sa ating simbahan. And itutuloy ko po ang salita ng Panginoon in verse 3. It says here, "It also came in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, until the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month." So ito daw po, dito po daw binigay ang salita ng Panginoon. So try po natin i-dissect. Ang una pong pangalan na sinabi doon ay si Jehoiakim. At siya po ay nag-reign sa Israel ng 609 to 598 BC. So sabi po doon, he reigned for 11 years. So yan po ang sabi sa verse. At sino naman po yung next? Ang sabi po, si Zedekiah naman reigned from 598 BC to 587 BC. So another 11 years. And for 1 year, sila po ay kineri away from Jerusalem. They were taken captive for 1 year. Kaya po, pag inad po natin, ano po ang total? 23 years po ang total po niyan. At ano pong relevance niyan sa aking buhay? You know what, when I was 20, noong 2015 po, April po yon, I was 23 years old. So everything just connected. God just was just confirming that this is God's message for me. This is God's message for His people. This is God's message for all of us today. Amen po ba yun? Amen. And what is our calling today? What is God's message for you? What is God's message for me? This is His message for all of us today. And it says in verse 4 to 5, it says here, "Then the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you." So minsan po kasi right now, parang di natin alam. Parang wala namang purpose yung aking buhay. I feel useless. Parang there's nothing happening in my life. It's just roaming around in circles. Paikot-ikot lang ako. But nire-remind tayo ng Panginoon ngayon. You know what? Hindi ka pa kilala ng nanay mo. Well, hindi pa nagmi-meet ang nanay mo at tatay mo. Wala pa. Kilala na kita. I already know you. When you were not yet in the womb. And when you were born, at the time that you were born, what does God say? Before you were born, I sanctified you already. Sa iyong pagkapanganak, alam na ni Lord kung paano tatakbo ang iyong buhay, paano matatapos ang iyong buhay. God already knows you, and God has prepared you for His wonderful plan for your life. Amen na po ba dun? Amen. Sige nga po, palakpakan po natin ng ating Panginoon. He has been preparing you for this very special time. He has been preparing you for this very special hour. He has been preparing you for the next days to come. And what is your calling? What is my calling? What was Jeremiah's calling? It says here, "I ordained you a prophet to the nations." This is our calling. At pag titignan po natin to, parang prophet? Parang hindi ako yan. Parang mas mataas pa yan sa pastor eh. Parang hindi ako yan. Excuse me muna. Hindi ako para dyan. But when we look at it at the dictionary, ano ba yung simple meaning lang ba ng sinasabi ni Lord sa atin? The meaning of prophet is a person chosen to speak for God and to guide the people of the Philippines. So yan pala ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Tayo po ba, na-receive po ba natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Di ba? We do that every day as we do our devotions, as we study the Bible. We receive God's Word. As we go here every Sunday, every single Sunday, we receive God's Word. At ano lang pinapagawa ni Lord?
Yung nakuha mong salita, yung na-experience mong pagmamahal, yung naranasan mong care ng Panginoon, pwede mo ba i-share yan sa mga kaibigan mo? Pwede mo ba i-share yan sa mga katrabaho mo? Pwede mo ba i-share yan sa kapamilya mo that they may be guided? Diba? Kasi that you are in the light, alam mo na ang tamang landas. Sana makasama din natin sila. Amen po ba dun? Amen and amen. Kaya lang po, syempre tayo, tao lang din, katulad po tayo ni Jeremiah. And this was his response. This was the response of Jeremiah when he heard, "Naku, prophet, parang ayoko maging katulad nung tatay ko." At sabi niya po dito in verse 6, it says, "Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak for I am a youth." So, pakitaas nga po ng kamay yung mga youth pa po dito. Amen. Yung mga totoong youth po, ha? Hindi lang po yung mga young at heart. Ayan. So, bakit si Jeremiah po, you know what, hindi po siya nasa 20s at that time eh. Siya po ay nasa 30s. Pero kinoconsider niya pa rin po yung sarili niya na youth. Youth ako, 30s ako eh. Pero sabi niya, "Lord, youth pa lang ako. Hindi ko kaya yan. Hindi ako marunong magsalita. Ah, wala akong technical capability. Hindi ako nakapag-masteral. Hindi ako nakapag-doctorate. Lord, hindi ako. Huwag ako." Pero kung titignan din po natin sa buhay ni Moses at the age of 80s, siya rin po ay nagsabi, "Lord, hindi ako marunong magsalita. Lord, bata pa rin ako." So, sino po ba dito mga 80s? 70s, 60s? So, bata ka pa rin pala. Sino mo, bata pa rin pala ako eh. Youth pa rin pala ako. So, si Jeremiah, si Moses, sila po ay tumanggi sa calling ng Panginoon. Why? They are shying away from the calling of God because they are gonna go out of their comfort zone. So, nung ako po'y bata, when I was in my teenage years, alam mo po, lagi po kung tinatanong ng mga ka-churchmates, "Oh, daddy mo, pastor. Magpapastor ka rin ba?" Sabi ko, hindi ako yan. Hindi ko calling yan. Hindi para sa akin yan. Para lang kay daddy yan. So, yan po, kakatanggi ko po. Andito pa rin po ako. Wala pa rin po akong lusot. Tinawag pa rin po ako ng Panginoon to lead a church. So sabi mo sa katabi mo, "Huwag ka nang tumanggi." Kasi yung mga tumatanggi, yun lalo yung tinatawag ni Lord eh. Di ba? So, yan po. But, and what is God telling us today, what is God leading us today right now is for us to save the Philippines. Amen po ba dun? Amen. That's, gusto nyo po ba yun, na maligtas ang bansang Pilipinas? Amen. Marami pong naliligaw, marami pong nawawala, marami pa pong hindi nakakilala sa Panginoon. And this is God's message for us today. This is mission for us today. Save the Philippines. And what is God telling us today? Do not say, "I am a youth." Huwag mo sabihin na hindi mo kaya. Huwag mo sabihin na bata ka lang. Huwag mo sabihin na wala kang kapasidad. Why? "For you shall go to all to whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord." Yan po ang salita ng Panginoon. And today, siguro po, tayo po ay nahihiya i-share yung salita ng Panginoon. Tayo po ay natatakot sa mga, siguro naiisip natin yung mga mukha na gusto natin sharean, kaya lang natatakot tayo sa kanila. Siguro po, ito po yung ating kamag-anak, ito po yung ating kapamilya, ito po yung ating kapatid, ito po yung ating boss, ito po yung ating anak. Natatakot po tayo sa kanila. But sabi ni Lord, "Do not be afraid of their faces." Why? "Because I am, the great I am, will deliver you." Amen po ba dun? Amen. Palakpakan po natin si Lord dyan. He will be the one to deliver you. Siya po ang kikilos. Ang kailangan lang po natin ay magpagamit sa Kanya. Hallelujah. And you know what? Right now, as God is telling us right now, "Oh, yan na ang calling mo, yan na ang mission mo, yan ang tawag sa inyo ng Panginoon. Let's, it's our time right now to man our battle stations." Amen po ba dun? Amen. Wala pa rin. Siyempre, ganun talaga. Hindi ko po kayo masisisi. Nakakatakot po talaga. Mahirap po talaga. Minsan nakakahiya po talaga. But you know what? No worries. Bakit? Kasi yan din po ang pinagdaanan ni Jeremiah. Nahihiya rin po siya, nanghihina rin po siya. But you know what? God right now is empowering each and every one of you right now. Sabi sa verse 9, it says here, "Then the Lord put forth His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth." You know what? Today, right now, at this special moment, do you believe that God is in this place?
Amen. God is really in this place. Kanina ramdam ko ang presensya ng Panginoon. And right now, believe it or not, but God is touching each life already right now. Right now, hinahawakan niya na ang buhay mo, ang puso mo, ang kamay mo, ang bibig mo. And He is empowering you right now to do His mission, to do what He is calling you to do. At alam niyo po, right now, tatanungin din po tayo ng Panginoon, do you remember your moments with me? Natanong ng Panginoon yan ngayon. Do you remember your moments with me? Yung special moment mo with the Lord. Yung talagang, yung feeling mo, yung first time mo na born again. Di ba ramdam na ramdam natin yung presensya ng Panginoon nun? Di ba talagang mainit tayo, passionate tayo? And you know what? I remember my special moment with the Lord. It was this time. So I think it was last 2008. At meron po tayong visitor at that time from Church of God International, si Pastor Tony Lane from the Youth and Discipleship of Church of God. Alam niyo po, he just really felt the presence of God while he was praying for me. At kami pong dalawa ay umiiyak. Talaga pong ramdam namin ang presensya ng Panginoon. And God has a message for him na pinapasabi sa akin. At ang sabi po ng Panginoon sa kanya, you are highly favored. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa akin. And at that time, I was really crying. I cried like never before. I worshiped like never before. It was a defining moment for my life. It really changed my life. Kaya lang, syempre, after 1 year, ayan po, dumaan din po ako sa pagsubok. Dumaan po ako sa unos. Dumaan po ako na ako ay nagkakasala. Ako ay nagkakamali. Ako po ay natalisod. Ako po ay narami po nangyari sa akin na hindi maganda. At nakalimutan ko na po itong moment na to. I forgot this moment with the Lord sa aking mga pinagdaanan. But you know what? What is God telling us today? You know what? I still remember you. Naaalala ko po ang iyong promises, sabi ng Panginoon. I remember my plans for you. I remember my promises for you. I remember our special moment together. Hindi ko nakalimutan yun. Kaya po, sa atin po, sana po tayo po, ang puso po natin ay may liyab para sa Panginoon dahil may calling siya para sa ating buhay. Amen po ba doon? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. So yan po ang naalala ni Jeremiah. Kaya po, ano pong sabi ng Panginoon sa kanya? In verse 10, it says, see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. So wow, ang bigat, di ba? Si Jeremiah, sinet over, binigyan ng posisyon, binigyan ng capacity to lead, binigyan ng capacity to make a change. He is there, he was set over by the Lord to rule over the kingdoms and gawin ang pinapagawa ng Panginoon. But when we look at it, sino ba tong si Jeremiah? You know what? Jeremiah was from Anathoth. And ito po yung itsura ng Israel. And he was just in a small portion ng Jerusalem. Diyan po, sobrang liit lang po niyan. It's a very small village. It's a very poor village. Mga 100 lang po ang occupancy niyan. 100 lang po ang tao sa Anathoth compared sa ibang mga lugar po sa Israel. At pagtitignan po natin, Lord, siguro ito iniisip ni Jeremiah, Lord ako, bakit ako yung magli-lead? Bakit ako yung magsasalita? Lord, ba't ako yung tinawag mo? Galing lang ako sa maliit na probinsya. Sobrang liit. Hindi ka pansin-pansin. And when we relate it with us right now, Lord, I'm just from Church of God, Marriott, Manila. Lord, I'm just from a pioneering church. 1 year pa lang kami, Lord. Wala pa kaming kayang ibuga. Lord, 100 pa lang yung attendance namin. Lord, bakit? Ba't ako? Ba't kami ang tinatawag mo, Lord? Ba't mo kami tinatawag? Ba't may mission ka para sa amin? Di ba, iniisip-isip po natin yun. But what is God telling to us? I don't mind all those things. I will use you today. Amen? I will use your life whether you like it or not. Amen po ba dun? Amen. Sige, palakpan po natin si Lord. And you know what? Sa ating pagsunod sa ating Panginoon, you know what? It's not your words. It's not my words who's gonna come out, which are gonna come out from your mouth. It's God's words. Siya po mangusap through your life. Tayo lang po ay instrument ng Panginoon. At nasa sa atin po kung tayo po ay magpapagamit sa Kanya. And this is what, which is how God will use us today in verse 10 once again, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. So ano po bang ibig sabihin ito? Ano po bang ibig sabihin ng to root out and to pull down, to destroy and to throw down? So, may papalabas po ako sa inyong short clip para ma-visualize po natin ano po ba yung pinapagawa ng Panginoon sa atin ngayon. So, this is God. This is video.
So that's how it looks like to put down something. It's how it looks like to destroy something. Why? Because this is how Anathoth looks like. So this is the field of Jeremiah. So sa field po na ito, sobrang daming bato. Sobrang daming big boulders. At kapag ganyan po yung tataniman natin, ano po mangyayari? Di ba po wala po tayong pagtataniman? There's no good soil here. Bakit? Kasi ang daming nakaharang. Ang daming bato. Kaya what is God telling us right now? Tanggalin mo yung mga bato na yan. Root it out. Destroy all those boundaries. Destroy all those spirits para tayo po ay makapagtanim ng maayos. Amen po ba dun? Amen. So yan po ang mission po natin. God is leading us to go against the flow. Bakit po tayo po? Kasi minsan, sige, okay na. Easy-easy na lang. Easy-go-lucky na lang po tayo. Sabay na lang po tayo sa agos ng buhay. At hindi po natin namamalayan na wala na po nangyayari sa ating buhay. Kaya po nararamdaman natin na we feel useless. Oh, wala nang kwenta tong buhay ko. Parang inaagos na lang ako. Kung saan ako ihipin ng hangin, punta ako sa kanan, punta ako sa kaliwa, wala na po nangyayari. But God is telling us, go against the flow and put an end on the wrong spirits of our lives. Amen po ba doon? Gusto niyo po ba yun? Minsan po sa ating puso, meron pong wrong spirits. Minsan po may spirit of lust, may spirit of greed, may spirit of pride. At sabi ni Lord, pwede ba, let's put an end on it already. Tigilan na po natin. Why? Kasi po may mission po ang Panginoon sa ating yun, to care for the people. There's a big, large crowd out there who needs the Lord. Amen po ba doon? May nangangailangan po sa iba po nating kapitbahay, mga kaibigan po natin, katrabaho po natin, who needs the care of the Lord. Kaya po yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pwede ba tayuan na natin to? May mangyari na sa ating buhay para hindi na natin maramdaman na tayo ay useless. And sabi po ng Panginoon in verse 11 to 12, it says here, "Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? Church of God, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. And today, what do you see?" Sa salita ng Panginoon ngayon, what do you see? Siguro sa atin po, nako, problema yan. Nako, dagdag trabaho yan. Nako, busy na nga ako sa business ko, tapos magme-ministry pa. Nako, ang dami ko nang ginagawa sa bahay, naalagaan ko na nga yung pamilya ko. Ngayon, Lord, wala pa nga akong trabaho, tapos may mission ka pa para sa akin. Paano ko gagawin yan? Sana po hindi po yun yung matignan natin, pero sabi ni Lord, what do you see? And God provided an almond tree. So ito pong ibig sabihin ng almond tree, pag tinignan po natin sa salita niya, the Hebrew is shakad, which means to watch. At yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon na hindi ka niya po papabayaan sa mission na to. Hindi ka po niya papabayaan sa buhay mo. Si Lord will watch over you. Tututukan ka niya. Hindi ka niya lang iiwan. And most importantly, God is watching over Born Again Pilipinas. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Bakit po, bakit niya po sinasabi ito paulit-ulit sa atin? Ano po ba ang mangyayari sa atin? In verse 13 to 16, this is God's judgment on Israel. If everything does not follow, it says here, "And the word of the Lord came to me the second time saying, what do you see? And I said, I see a boiling pot and it is facing away from the north." Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ito ang mangyayari. "Out of the north, calamity shall break forth on all the inhabitants of the land. For behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north, says the Lord. They shall come and each one set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, against all its walls all around, and against all the cities of Judah. I will utter my judgments against them concerning all their wickedness, because they have forsaken me, burned incense to other gods, and worshipped the works of their own hands." So God pronounces judgment. Kapag kayo po ay hindi pa nagbago, sabi niya sa Israelites, kapag hindi pa rin kayo sumunod, kapag hindi pa rin kayo nakinig, hindi kayo nag-change ng inyong ways, pag nag-same pa rin kayo, you're gonna be destroyed. Masisira ang inyong bansa, maraming mamamatay sa inyo, magkakaroon ng sakuna. And you know what? Jeremiah delivered God's word to his people, but what happened? They did not follow.
And what happened? This is what happened. This is the beautiful kingdom of Solomon. This is the beautiful temple of Solomon. What a beautiful kingdom. What? But what happened? There was war. Nangyari po ang sinabi ng Panginoon. May gera pong dumating. And everything was destroyed. Everything was chaotic. Nangyari po ang sinabi ng Panginoon. And what's left of them? It was left to ruins. Sira na po. Hindi na po makilala ang kanilang bansa. Kawawa po ang bansang Israel. At ngayon po, we have a chance to make things right in our country. Amen po ba dun? Ngayon po, syempre, paunti-unti pong naayos yung ating bansa. Di pa po natin alam kung anong mangyayari, anong direksyon na mangyayari sa ating bansa. But what is God telling us right now? Huwag na po natin antayin na ganito ang mangyari sa bansang Pilipinas. Ngayon pa lang, pwede na nating unahan. We have a part, we have a mission. Sana po gawin po natin. Why? Because it's our time. Amen po ba dun? It's our time. It's our time to make a change in our lives. It's our time to make a decision na ito yung calling ko. Ito yung purpose ko. At kasama po dyan, pwede bang it's our time to reach one more soul for Jesus? Pwede po ba yun? Just one more soul. Bakit po? Kasi last year, tayo po ay may Vision 500. Naalala niyo po ba yun? Diba sabi po natin, sana after one year, sa ating first year anniversary, sana 500 na tayong magkakasama dito. Tama po ba yun? Diba meron tayong vision na yun? Kaya lang, syempre, ganun po talaga, hindi po natin naabot, hindi po natin narating yun. Pero, hindi pa po huli ang lahat. Amen? Hindi pa po huli ang lahat. Kaya pwede po ba, bago po matapos ang taon na to, ako naniniwala meron tayong isang kaibigan na kilala na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Naniniwala po ako na meron tayong isang kapamilya na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon at yung isang tao na yun, nangangailangan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi natin alam kung siya po ay magpapakamatay na. Hindi natin alam kung yung tao po na yun ay magpapatapunan ng buhay. At buti na lang may mga tao po dito sa simbahan who would reach one more soul for Jesus before the year ends. Pwede po ba yun, mga kasama ko po dito? Amen po ba yun? Sige nga po sa mga nag-i-amen, pwede bang palakpan natin ang ating Panginoon? And this is not your commitment to me. This is not your commitment to the church. This is your commitment to God. Just one more soul. Just one more soul. Magkaroon tayo ng pakialam sa ating kasama at para sa ating bansa before the year ends. Yan po ang salita ng Panginoon. And sabi ng Panginoon, kasama niya tayo in verse 17, it says, therefore, prepare yourself and arise and speak to them all that I command you. Right now, what is our time? It's now our time to take courage. Amen po ba dun? It's our time to take courage. Matagal na po tayo. For so many years, tayo po ay nahiya. For so many years, tayo po ay nanghina. For so many years, hindi po natin nagawang mag-evangelize. For so many months, hindi po natin nagawa yun. But right now, it's our time to take courage. And not only that, it's our time to take heart. It's our time to take heart. May salita ang Panginoon para sa atin ngayon. Hindi ko po ito salita. Ito po ay salita ng ating Panginoon Diyos. This is, God is giving your calling. God is giving your purpose for your life. At nasa sa atin po yun. It's our time to take heart that we may take action in our lives today. Amen po ba dun? Will we take action already? Wala na. So sana po, it's our time to take action. Why? This is the command of the Lord. It's not mine. This is the Lord speaking to us right now. Why? Because in the next verse it says, do not be dismayed before their faces, lest I dismay you. Sabi ng Panginoon, don't be shattered within. Huwag kang mahinaan sa loob. Kasama mo naman ako. Sinabi ko na sa'yo, kasama mo ako. I have empowered you. Bakit? Kapag ngayon, hindi mo pa rin ginawa ito. Kapag ngayon, hindi pa rin tayo nag-take action. Ano sabi sa kanyang salita? I will dismay you before the nations. Ikaw mismo ay ipapahiya ng Panginoon sa harap ng tao. Ako mismo ay ipapahiya niya. Ang bansa mismo natin ay magiging kahiya-hiya throughout all the nations kapag hindi po tayo sumunod sa Panginoon. But this is God's very important message for us today. In verse 18 it says, for behold, I have made you this day a fortified city and an iron pillar and bronze walls against the whole land, against the kings of Judah, against its princes, against its priests,
and against the people of the land. So gagawin po natin ito, laban po natin ito, we have a big battle upcoming. May mga kalaban po talaga tayo. Talagang may problema po dating sa ating buhay. But, no need to worry. Why? Because pinatibay ka na ng ating Panginoon. He had fortified you, inayos ka niya na. And what is God telling us right now? I have empowered you. I have empowered you. Kaya wala ka nang dapat ikatakot. It's your time. It's your time. Sabi mo nga sa katabi mo, it's your time. Sabi mo sa katabi mo ulit, it's our time. Amen. So mamaya na yung showtime. Tsaka na yun, di ba? So lastly, in verse 19 it says, so they will fight against you, but they shall not prevail against you, for I am with you, says the Lord, to deliver you. Sa laban po na to, yes, they will fight against us. Marami po tayong mga kalaban. Right now, dumadaan po sa pagsubok ang ating simbahan. They will fight against you. They will fight against me. They will fight against the Lord. But they shall not prevail because God is with us and is telling you, I am with you to deliver you. Amen po ba dun? Sige, palakpakan natin si Lord. And that's God's message for us today, that born again Pilipinas may happen in our lifetime. Born again Pilipinas may happen. And this is where I want to end. You know what? This is my really heart's cry. God gave this message to us right now sa ating simbahan, sa mga kabataan ng simbahan na to. You know what? For the past year, I think 2015, from 2013 to 2015, I work for a company that is included in this list. So it's a Fortune 500 company. Yung aking pong pinagtatrabahoan ay malaking kumpanya. Sila po ay gumagawa ng mga chemical plants, manufacturing plants. So, very rich company, number one engineering company in the whole world. Yan po ang aking pinagtatrabahoan. But you know what? God gave me this message. This message in Jeremiah 1. Sabi niya, you know what? I called you for a reason. I called you for a purpose. This is your calling. You're called to deliver God's word to my people. Here are the Filipinos. Here are the lost Filipinos, the lost youth. Yan ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. And when He gave this word to me, that's my very reason kaya ako po ay nag-resign at nag-full-time na po sa ministry. Bakit? Kasi may malaking pinapagawa ang ating Panginoon para sa atin. And that is my very reason kaya, sige, tama na muna yung secular. Dito tayo sa ating Panginoon. And you know what? Sa aking pagtaya dito, you know what? Ano po, never naman nagkulang ang ating Panginoon sa aking buhay. Right now, nagsimula tayo dito sa Church of God Marriott Manila. At ngayon, natapos lang tayo sa ating first year. At there will be more years to come for our church. But you know what? Hindi ko po ito kaya mag-isa. Kaya po ito pong salita ng Panginoon ay dinedeliver din niya po sa inyong buhay, encouraging you that is also your time. Maybe God is not leading you to resign at your work, but maybe God is just leading you, just very simple, just care for somebody today. Just care for your friend. Just care for your family member. Just fulfill your calling by sharing Jesus Christ to them. At yan po ang salita ng Panginoon para sa atin, that it's really our time. It's your time. It's your time to make a difference. And maybe right now, hindi po natin alam ang ating purpose sa buhay. Hindi pa rin po natin alam ang ating calling sa buhay. Kaya ang pakiramdam po natin, wala tayong kwenta. Useless tong buhay ko. Walang pinupuntahan. Wala lahat. Wala nangyayari sa aming buhay. But right now, God is challenging you today and telling you and reminding you, it's your time. It's your time. And you don't need to worry anymore. You don't need to be afraid. Because it's not you who's gonna move. It's not me. It's God who's gonna move through you and is telling you, I am will deliver you towards this calling for your life.
And today, as the worship team sings this song, and you're saying, Lord, gusto ko nang may mangyari sa buhay ko. Lord, dami kong panahon na nasayang, ang dami kong panahon na hindi ako makadesisyon kung anong gagawin ko sa buhay ko. Hindi ako makapag-commit sa ministry. Hindi ako makapag-all out sa ministry. Hindi ko mabigay yung best ko para sa'yo. Lord, walang nangyayari. Parang routine na lang na sumisimba ako every Sunday. Parang wala na akong gana. Parang wala na lang, Lord. Paikot-ikot na lang. Pero kung sinasabi mo, Lord, gusto ko nang mag-desisyon. Lord, gusto ko nang magpagamit sa'yo. And if that's you, as the worship team sings this song, you're free to come to Jesus. And God will surely touch your life today. Hallelujah. Sa harap. Take me. God just wants you to be. Use me. Fill me. Yes, you may come. I give my life to the potter's hand. Pwede po tayo lumaban. Kinalimutan na ni Lord yun. At ngayon, gusto kanyang gamitin ulit. Tayo umayo lahat at mapurihan natin ng ating Panginoon. Jesus, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh, I'm captured by Jesus. Use me, Lord, beside me.
still there. Come, the altar is still open for you. If you know God is calling you today, if you need a fire up in your heart today, I give my life. Siguro nanalamig na yung puso natin. To waters end. Gusto mo nang may mangyari sa buhay mo. Oh, take me, Lord. Pwede ka pa rin lumapit ngayon. Take me. We're gonna wait for you all day. Hold me. Yes, you may come. Use me. The altar is open me. For you. For God's presence today. Call me, guide me, God's Lord. Word here. With me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. I give my life to you, Lord. Oh, take time. If you're still there, God is waiting for you here. If you're saying, Lord, I want to be used by you, I want to be used by you mightily, I know God knows you're still there. God knows you want to go here in the altar, and it's your time. It's your time. We're still here. As the worship team just felt like singing this song without the band. If you're still there, you know that. You know who you are today. God is waiting for you. God is waiting for you here. Hallelujah. Yes. You're free to come. You're still free to come. God is very patient. Use me. Yes, you may come. We're going to wait for you all day. Yes, I you're here. I give my life to the potter's hands. Sing this song again. I know you're here. You've called me, Lord Jesus. You're here right now. Yes, you're here. Oh, guide me. The people who's God, who's been calling by the Lord today. Walk beside me. You don't need to be shy. I give my They're coming life to Jesus, and not to, to me. They're coming to the Lord. Hallelujah. Oh, lead me. Mold me. It's your time. Use if you're still here, yes, you may still come. Me, I give God my feels life you want to come. To the potter's yes. Hands. You have We're going to wait me, for you. Lord, call me.
Are you still there? Guide me. Is God touching you today? Yes. Yes, yes. I give my life to you. Are you still there? Are you feeling the challenge of the Lord today? Hallelujah. 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 Use me. Hallelujah. You're here. You're here. Those who are crying, God sees your cry today. All you need to do is to step into this altar. God wants you. God, yes, God wants you. Hallelujah. Hallelujah. I know you feel God's presence today. You feel God's presence today. Hallelujah. You know who you are. Are there any more? Hallelujah. 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 You're still there. You just need to give it to Jesus. You cannot handle it on your own. You need Jesus. Give it to Jesus. Come on. Hallelujah. 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 Are you still there? Are you still there? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You're still singing the song. If you're still there. Hallelujah. Hallelujah. Those who want to receive their calling in life, who are tired of this life, wants to make a difference. Are you still there? You know who you are. God wants you. God wants you today. Hallelujah. Hallelujah. Oh, take Jesus. Me, Lord. Take me. Hold me, Jesus. Use me. Fill me. I give my life to departed. It's your time. It's our time. It's your time. It's your family's time. Hallelujah. You could still come. You could still come. Don't let this moment miss you once again. There's the people. Who wants to come here? Oh, hallelujah. 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 Yes. You may still come. Use me. Yes, you may come. You may come. Hallelujah. I give my life to you. Tama na. Ibigay mo niya sa Panginoon ngayon. You have brought me, Lord. Hallelujah. Release it to God right now. Call me. Hallelujah. Oh God. Hallelujah, Jesus. Me. Yes, you may come. Be God wants you here. Walk beside people are still coming. Me. Kung gusto mo pang humabol, pwede ka pang humabol. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ilapit mo na yan sa Panginoon.
Kanina ka pa niya inaantay. Cry today. Humble me. Let it go here at the use altar. Me, release it right now. Feel all the pain. Me, I give not nakabigatan. My life to because it's your time. Deporters. That's your time. Hallelujah, Jesus. Call me. Hallelujah. We believe in the power of the Holy Ghost. We're a Pentecostal church. We believe in His movement. Hallelujah. 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 It's your time. It's your time. It's your time. It's your time. Humble me. It's your time. Use me, Lord. Hallelujah. Use me. Fill me. I give my life to the potter's hands. Hallelujah, Jesus. Call Hallelujah. God is calling you. Guide Will you answer me. The call? God is calling you today. Walk beside me. It's God who's calling you today. I give my life to Hallelujah. To put her stairs. Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. For all came here in front, you just raise up your hands to the Lord today. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord God, hear your people crying out to you. Lord, we're wanting really desperately for your presence. They came here in front, Lord God, to stand up, Lord God, because they believe it's their time. They believe, Lord God, you're calling them, Lord. They believe, Lord God, that you have a purpose for their lives today. That's why they're here in front, Lord. And you never fail, Lord God, to touch lives, Lord. You see our crying hearts today, Lord. You see us today, Lord. You hear our prayers. You hear our cries today. Hallelujah, God. At sa lahat po ng lumapit dito sa harapan, pwede niyo po ba sabayan ako sa panalangin ito? Panginoong Hesukristo,
lumalapit po ako sa inyo at nagpapakumbaba. Sinasabi, I need you, Lord. Lord, matagal na ako tumatakas sa calling ko. Hindi ako makapag-desisyon kung anong gagawin sa buhay ko. But today, Lord, ikaw na mismo ang tumagpo sa buhay ko. Ikaw na mismo, Panginoon, ang lumapit sa akin ngayon. And today, Lord, I commit to you, Lord Jesus Christ. Here I am, Lord. Use me. All for your greater glory. Here is my life. And this life is yours alone. Lord Jesus Christ. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Sa mga nandito, we committed to reach one more for Jesus. At sa mga talagang seryoso dun, sinasabi natin, it's our time to take courage, it's our time to take heart, it's our time to take action. Pwede mo ba itaas yung kamay mo kung kinukomit mo talaga sa Panginoon to reach one more for Jesus? Sige, itaas po natin yung mataas para makita ng ating Panginoon. Yan po sa iyong pagtaas, yan po ay commitment mo sa Panginoon. In the next Sundays to come, ito po ang iniisip natin, magdadala po tayo ng isa pang kaluluwa dito sa simbahan para siya po ay makakilala sa Panginoon. This is our commitment. At sabayan niyo po sa panalangin ito, Panginoong Hesukristo, kinukumit ko sa iyo na magdadala po ako ng isa pang kaluluwa sa simbahan na ito. Dahil gusto ko siya mismo ay makakilala sa iyo. Sa araw-araw ko, kahit hindi Sunday, bigyan niyo po ako ng puso, mag-aruga sa kanya, bigyan niyo po ako ng pagmamahal, bigyan niyo po ako ng care, bigyan niyo po ako ng joy, sa aking puso, at yan po ang i-share ko sa kanya. Nawa po, ikaw Panginoong Hesukristo, ay makita niya sa buhay ko at siya ay makatanggap sa iyo. Hallelujah. Pwede na natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. It's a wonderful Sunday. It's a beautiful Sunday. Thank you, Lord, for this wonderful Sunday. Hallelujah. And right now, as we close, we just raise up our tithes and offering to Him. This is our act of worship for Him. Hallelujah. Sige po, pwede po ba natin itaas yung ating tithes and offering? Panginoong Hesukristo, salamat po sa mga biyaya na ito, Panginoon. Lord God, thank you, Lord God, for blessing us with wealth. Lord, kami, Lord, ngayon, hirap na hirap mag-desisyon, Panginoon, kung kami ay magko-commit sa ministry o hindi. Bakit? Kasi may work kami. Kasi may business kami. Kasi may kailangan pa kaming aralin. May kailangan pa kaming ibang gawin, kung ano man yun, Panginoon. Pero, Panginoon, kung hindi mo kami bilines, wala kaming business ngayon. Panginoon, kung hindi mo kami pinagpala, wala kaming trabaho ngayon. Lord God, kung hindi mo kami binayayaan, wala kaming pamilya ngayon, Panginoon. Kaya, Lord God, tama lang, Lord God, na ibigay namin ang buhay namin sa iyo. Mag-ministry kami, mag-commit kami sa iyo. Bakit? Ito na lang, Lord God, ang pwede naming ibalik sa iyo. Wala naman, hindi naman namin kaya bayaran ang binigay mo through our tithes and offering. Kulang pa lahat ng ito, Panginoon. Pero Lord God, sa pag-aming ministry, sa aming pagdala ng kaluluwa, sa presensya mo, yun na lang, Lord God, sana tanggapin mo bilang papuri para sa iyo. And Lord God, thank you for this wonderful day. Lord God, it's not an accident, Lord God, that we are here all today. Lord God, hindi aksidente na ito yung salita mo para sa amin ngayon. Marami palang nangangailangan ng calling. Marami palang gustong magpagamit sa iyo, Panginoon. Maraming umiiyak na puso, nahihiya lang kanina lumapit, pero andito pala sila, Panginoon. And Lord, let this be a defining moment for their lives. May their lives be changed as you've touched them today. As you've seen them cry today, Panginoon. May they have a life-changing experience from this day forward. Itaya mo buong puso nila
ibigay ang buhay nila sa iyo. And it starts with just reaching one more soul for Jesus. Lord God, thank you for this wonderful Sunday. Thank you for the families who are here. We are one family. And Lord God, thank you for continuously strengthening our family. And Lord God, we claim the victory and we give you back all the glory and all the praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody shout, amen and amen. God bless everyone. Have a blessed day of week. God bless you.